Ngayon ho, tatalakayin natin kung sino talaga ang may-ari ng classroom song o yung classroom may batas song. Batas ng classroom song. Si Kim Chu nga pa. Kung saan siya ang nagbanggit ng mga letra dun sa kantang ito. O si DJ Squammy ng Squammy Beats. Kung saan siya ang gumawa ng melodiya at nagsikat sa kantang ito. Sa tingin ko, alam nyo naman ho kung ano yung kantang sa classroom may batas o kaya batas ng mundo. Pag hindi nyo pa ho ito naririnig, paki-google lang ho. Eh, hindi ko siguro gagamitin ho yung clip ng audio dito sa atin. Kasi nga, baka magkaroon na ho tayo ng copyright strike kasi nga ho, nabalitaan ko ho, na ito nga ho si Kim Chu. Meron na hong ni-release na kanta officially na yun nga, hango doon sa naging viral na kanta na ginawa ni DJ Spammy. Maraming argumento dito. Ang ibang argumento, sinasabi nila na ang may-ari ay si Kim Chu. Bakit ito sinasabi nila si Kim Chu ang may-ari ng kanta? Unang-una, dahil sinasabi nila na sa kanya galing yung mga letra o kaya sa bibig niya. Siya yung nag-invento ng letra. Kung wala yung letra nga naman ng kantang yon, no, at hindi sumikat yung mga letra ng kantang yon, no, hindi magagawa yun. Pangalawa, siya yung personality at siya yung sikat. Ito naman si DJ Squammy, hindi naman mo siya kasi ganun kasikat, katulad ng kasikatan ng isang musician. Marami rin nagsasabi, doon naman sa side ng Squammy Beach, DJ Squammy, na siya ang may-ari ng kantang classroom song o sa classroom may batas song. Dahil unang-una, diba, siya yung gumawa ng isa. Meron lang letra, pero siya yung dapat ng melodiya. Diba? Hindi naman magiging kanta. Diba? Sabi nila, hindi naman magiging kanta yun kung wala naman yung melodiya na dinapat ni so, hindi pwedeng mangyari yung lahat ng kasikatan na naabot ng sa'yo kung wala yung beat at tono na nilagay ng DJ Squammy. Diba? Ngayon, pupunta ko tayo sa legalidad niya. Ano ho yung parte ng batas natin na i-apply natin dito? Ang parte ng batas ko na i-apply natin dito ay yung intellectual property law. Ano yung intellectual property law? Yung intellectual property law ho, ito ho yung batas natin na sakop yung mga paggawa ng kanta o paggawa ng mga original works. Ayon sa batas natin, yung Section 127 ng Intellectual Property Code ho, ang nagbibigay protection sa mga taong gumagawa ng kanta. Ang sabi ho ng Section 172 ng Intellectual Property Code ay literary and artistic works refer to the original and intellectual creations protected from the moment of their creation. Okay? Ano yung ibig sabihin nito? Sa Tagalog ho, no, kapag gumawa kayo ng kanta, yung kantang ginawa nyo, sa inyo na at protektado ito ng Intellectual Property Code from the time na ginawa nyo ito. No? Anong ibig sabihin nung ginawa? Nung nag-materialize ito. Kapag po, yung kanta ay nagawa nyo na ng beat, nagawa nyo ng melodiya at ni-record nyo na. Meron na kayo something tangible na pwede mong mga tao. No? Protektado ko kayo ng Intellectual Property Code. Okay? Ano pa yung mga kanta? No? Sabi ng batas natin, yung mga kanta pre na protektahan ay musical compositions with or without words. Ano po? So, itong kanta na sa classroom may batas ay isang musical composition na may word. Pero, yung word galing sa ibang tao, yung lyrics dito, tapos yung iba naman, yung beat ay galing din sa ibang tao, at yung dalawang taong ito ay hindi talaga sila nag-usap
parang gumawa ng mga. Hindi katulad ng mga kanta na naririnig natin sa radyo kung saan meron talagang producer. Meron talagang mga gumagawa ng lyrics at mga composers. At meron talagang mga artists na binibigyan buhay yung mga gawa nila. At itong mga taong ito ay simulat sa buong pa lang nag-usap na para gumawa ng kanta. Na pag gumawa ka ng kanta, kung sino man yung mga taong gumawa ng kanta, sila yung mga may-ari ng kantang yun. Para sino yung gumawa ng liriko, ng beats, ng melodiya. Isang napaka-importante provision din sa ating talakayan ngayon ay ang Section 173.2 ng Intellectual Property Code. Ano ho yung nilalaman ng Section 173.2? Ito po ay nagtatalakay sa derivative works. Ayon sa Intellectual Property Code, ang derivative work ho ay defined as new work provided that they do not violate any subsisting copyright upon the original work employed or any part thereof, or to imply any right to such use of the original works, or to secure or extend copyright in such original works. Ang isang derivative work ko na binabanggit ng batas natin ay yung pagkakaroon ng isang musical arrangement. Ano? Sabi ho, in music, an arrangement is a musical reconceptualization of a previously composed work. It may differ from the original work by means of reharmonization, melodic paraphrasing, orchestration, or development of the formal structure. Para sa purpose po ng pag-aaral natin, no, wala naman sana po talaga issue kung sino ang mamayari. Kung simula sa pool, itong Skin Truth, tsaka si DJ's Families, ay nag-usap isa pa lang para gawin gumawa ng kanta. Pero ngayon ho, dahil na nakuha na natin yung definition ng isang kanta, pwede po i-copyright. At ang isang derivative work din ay pwedeng i-copyright at ito ay iwalay at separate bukod sa kanta. So, pwede ba na ituring mo na derivative work itong ginawang kanta ni DJ Swan na sa class mo may batas at ituring na siya lang ang mamayari. Ito ang pag-isipan natin for the sake of argument. Kung susuriin natin ang definition ng isang derivative work, no? Yung unang nag-viral na kanta, kahit ang liriko ay kay Kim Chu, ang tanging may-ari pa rin ay si Squammy Beats kasi nga siya lang ang gumawa niya. Dinirive niya yung kantang yun doon sa pagmamay-ari ni Kim Chu na mga letra. Ayon sa batas natin, pwede kang magkaroon ng sarili mong copyright doon sa derivative. So, pag yun ho ang angulong titingnan natin, ang may-ari lang ng kantang yun ay si DJ ng song. Pero sa punto ng isang musical composition, parang silang may-ari. Isa gumawa ng lyrics, isa gumawa ng musika, pero nga ho, tulad na sinabi natin sa isa. Hindi namin natin may tuturing na itong dalawang ko ay gumawa ng isang collaboration kasi nga wala talaga sila ng intention. Obvious, kung gumawa ng sa huli at sa mga taong artistic o mga taong musikero, taong gumagawa ng art at mga creative works, ang huling punto pa rin ay sana makredit sila at mabigyan sila ng karapatang return o may ibalik sa kanila o mabigyan sila ng reward doon sa ginawa nila na karapat dapat naman doon sa kinontribute nila doon sa work na yun o sa musika na yun. Dito sa kantang sa classroom may batas o batas ng classroom o bawal lumabas. Sa tingin ko naman wala namang problema doon sa kung sino ang may-ari doon sa literary work na yun. Kasi nga ginawan pa nga ni Kim Chu ng isang buong kanta. Pero sa akin, ang punto ko doon, as it is, so yung nag-viral na kanta na yun. So, sa tingin ko kay DJ Spam, Spam Beats,
sana lang sa lahat ng creative works na bibigyan ng tamang compensation o kabayaran yung mga taong lumilikha. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ho patuloy niyo ang kilikin ang batasnatin.com at ang ating mga YouTube at Facebook pages. Ang YouTube po natin ay youtube.com/batasnatinlive. Ang ating Facebook naman ay facebook.com/batasnatin. Sana ho i-like and follow niyo. Yung YouTube po natin, sana ho i-subscribe niyo. At batingtingin niyo po yung bell button para ma-notify kayo pag mag-release ho kami ng bagong